Magandang araw mga ka-farmer, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back sa ating channel, LM Integrated Farming and Techniques. Ngayon mga ka-farmer, medyo matagal-tagal na tayo hindi nakapag-update sa tanim natin kasi nabibisi tayo mga ka-farmer kasi may pinaghahanda tayo na taniman, ibang variety. Yun nga, itong ang palaya natin mga ka-farmer, kakaroon to ng problema. Yun nga, pinag-aaralan pa natin to ngayon. Hindi pa natin matumbok 100% yung pinaka-sanhi ng problema na ito. Yung tungkol sa pangungulot at paninigas ng dahon niya. Yung pinakauna kung tinitingnan, yung tungkol sa climate stress. Kasi nangyari yung mga ka-farmer nung nag-abono ako umaga. Pero usual naman talaga nag-abono ako is hapon, tapos sinusunod yun sa pagdidilig. Pero yung time lang na yun, sobrang init ng panahon, nag-aabono sa umaga tapos hindi ko nasunod sa pagdilig. Ang nangyari sa napakatinding init na yun, imbes na magdilig sa gabi, biglang umulan. Tapos ang nangyayari, kinabukasan yun na ang kinalabasan ng mga talbos ng balaya natin, bigla naman nagkaganon. Tapos yung parang tapan talaga yung pagka yung epekto. So kung sa yung tinitingnan din natin isang aspeto yung tungkol sa abono, pero pinakauna yung climate stress. Ngunit ngayon, biglang yung iba nagre-recover na yung talbos, ganyan na, okay na siya yung dahon. Pero mahina na yung sprouting niya mga ka-farmer, at saka yung bunga. Iba, may pagka yun, tingnan na yung mga bunga, hindi siya gaanong quality yung bunga. Yan. Sa dami ng bunga, walang problema. Marami naman yung bunga, pero yun nga, hindi sa quality. Lumalabas pag pag nagkaganito ng mga ka-farmer, kahit nagre-recover pa yung talbos niya, ang bunga niya ganun na. Maraming baliko. At saka parang kulubot yung balat. Kung titingnan niyo ito. Yan. Parang ganyan na siya. Sunod-sunod na talaga yan hanggang sa matapos na yung buhay niya. Mga ganito okay pa. Pero iba na talaga sa normal yung kalidad ng bunga niya. Yan, okay pa naman. Pero marami ng baliko. Titingnan niyo diyan sa ibabaw na yan. Pero yung talbos niya, nagiging okay na pero mahina yung pagdami at saka yung pag-abante. Kaya nito, baliko at saka hindi maganda yung balat. Ito okay pa naman. Mga baliko, ang daming baliko. Saka yung dahon ng ampalaya natin, may mga Cercospora leaf spot yung iba. Dahil yun sa bigla ng ulan, mainit ang panahon natin tapos inulan. Yun mga bunga niya mga ka-farmer. Bungkol-bungkol. Yung mga talbos niya sa ibabaw, okay na, malambot na yung dahon. Gaya niyan, malambot na, saka nag-normal na. Nasa mga 60 to 70% yung recover, pero mahina na yung sprouting. Yun nga ang sinasabi ko na mahihina na talaga yung sprouting niya. Instead na pag nasa ibabaw na, instead na lalakas yung pagsanga niya, ihina. Makintab naman. Ang isa sa may i-advise ko sa inyo mga ka-farmer, sa panahon ng tag-init, kung maari, huwag na lang muna tayong gagamit ng may calcium, kasi ang calcium mainit, iwasan na lang muna natin. Kung gagamit man, dapat napakakunting amount na lang. At saka monitor din sa mga insekto. Itong isa sa tinitingnan din natin ito, may posibilidad na virus. Pero kung virus man,
bakit halos lahat at saka pabigla-bigla yung mga ganito mga ka-farmer na kagato ng ano. Kung hindi ligid bug, fruit fly, wala tayong makikita ang tama, pero malalaman to kung fruit fly. Ligid bug lang. Ito mga ka-farmer, kung titingnan nyo, yung ito, good naman yung dalawa. Pero itong dalawa dito, baliko. Yan, good naman. Pero yung katabi niya, maraming bunga, wala akong ano, sa dami ng bunga niya, sunod-sunod. Walang problema. Pero yun nga, ang ano natin, ang issue, doon sa, nagkaroon tayo ng problema doon sa talbos niya. Daming tinanong ko tungkol dito. Walang makasagot. Marami din pala namang problema sa ganito. May tinanong din ako na ano, na-advise insecticide, hindi naman insekto yung problema nito eh. Pag paumanhin nyo na lang din mga ka-farmer, sa gustong masubaybayan tong problema na to, na makakuha ng update, hindi tayo nakapag update gaano kasi busy, may taniman tayo doon sa tabi, katabi nito, yun nga yung ibang variety, kasi tinitingnan ko rin yung kapasidad ng variety na to, itong Galaxy Max, kasi sa 6 na beses na nagtatanim ako nito, mukhang napapansin ko sensitive talaga tong variety na to, di gaya nung Galaxy F1 noon na lumalaban sa ano na klima. Nag-iba tayo ng mag-iba tayo ng variety, yung Trident F1. Tingnan natin kung ano nung magiging, tingnan niyo mga ka-farmer dito, good ang bunga. Yan. Pagdating dito, yung masunod niya sa ibabaw. So, ilan yung ano dapat tatanggalin na tong ganito? Yan. Wala na yan. Yun, magkatabi-tabi sila. Marami sa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yung 18 na yan magkasunod, pero may isang tatanggalin tayo. Yan. 18 yan, pero tatanggalin ko na. Kasi hindi na yun maganda, hindi na yun ano sa market. Wala namang problema sa bunga. Sa dami ng bunga. Pero ang quality ng bunga nito, wala, bagsak na talaga. Pag once na nagkaganito na yung talbos ng ampalaya. Noon sa mga previous natin na tanim, pag may nagkakaroon ng ganito na problema, pero pangilan-ilan lang naman. Nitong napakatinding init na ng panahon, napapansin ko na bigla na lang ang dami. Ngayong araw na to, okay pa. Kinabukasan, pagkatapos ng ulan, yun na ang nangyari. Kaya, pinag-aaralan ko kung ano klase yun. May adjustment sa abono. Tapos hindi pa gaano natutukan ng pansin yun. Kaya, hindi nagiging malinaw kung ano ang nagiging resulta noon. Kasi nga, yun nga, hindi pa gaano karami. Pero ngayon, maliban sa tinutukan natin yung tungkol sa panahon, tinitingnan din natin yung tungkol sa abono, tinitingnan din natin yung tungkol sa mga virus, tinitingnan din natin yung tungkol sa variety para magiging fair naman. Tingnan nyo mga ka-farmer yung mga bunga na yan. Tapos ang daming baliko. Hindi pa tayo nakapagdamo uli. May damo na yung lupa. Doon pa tayo nakapokus sa ano. Doon pa tayo nakapokus sa taniman natin. Baka sunod na araw, tutubo na yung buto na pinapa-germinate natin.
siguro baka makaabot ng 1,000 puno. May ano rin pala tayo kasi may pa-demo na bagong variety ng condor. Subukan natin kasi maganda din naman daw yun. Mga higit 100 puno lang. Try natin. Kasi yung trident, ayun, maganda naman talaga bunga ng trident. Mahaba lang. Okay pa naman. Yung bagong variety na ididemo mga kaparmer, yung pangalan ng tayog. Tayog F1 ng condor. Sabay natin sa trident. Sa next batch pa naman yan, baka subukan ko ulit yung Galaxy F1. Babalik ako kasi yun ang pinaka luma dito noon na tinatanim namin maliban sa Santa Rita at saka yung Mestiza. Okay, may ligid bug tayong nakikita mga kaparmer. Yan. Yan ang isa sa pinaka mapanira na insekto ng bunga. Ligid bug yan. Huli ka. Nahulog. Patayin natin. Yun, ito yung nasira nila. Ligid bug yan. Class B na, baliko na, sinira niya pa. Sa mga bago pa lang sa ating channel mga kaparmer, sana mag ano kayo, sana i-subscribe nyo naman tong channel natin para din maka-update din kayo sa mga video na i-upload natin dito tungkol din po sa mga pananim, lahat-lahat pananim. Ngayon lang kasi nakafocus muna tayo dito sa ampalaya kasi halos ampalaya muna yung tatanim ko. Hindi pa muna ako babalik sa talong kasi pinuputol ko muna yung gap nung parang binibigyan ko ng gap yung cycle ng insekto lalo na yung white flies at saka yung mga sakit din para maputol. Okay mga kaparmer, yun lang muna ang update natin sa ating ampalaya. Hanggang sa susunod, laging tatandaan magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat mga kaparmer. Bye bye.